Magandang hapon po sa inyong lahat at sa buong mundo. Sa mga Pilipino, binabalita ko lang ang nangyayari sa between Russia and Ukraine. Ukraine is under attack by the Russian invasion at in the capital of Ukraine is Kyiv. They call it Kyiv, the capital of Ukraine. Building are getting bombed by the Russians. Isang kisap mata, some of the building are destroyed. Na-destroyed na ang ibang building. People are lined up getting money at the bank machine. So before they going somewhere, they need some money so that they can buy something for food. Yan po nangyayari ngayon dun sa Ukraine. That's what's happening in Ukraine right now. Even the transportation lined up in the traffic in one way going somewhere, only one side of the lane. This is, they have two lanes and one lane is so traffic. That's happening now in the Kyiv in Ukraine. And some of the people, they think they going to hide under the ground, they are safe. Oh no, if the Russian going to bomb all over the place in Ukraine, underground is not gonna help. The underground might gonna destroyed for 100% because you know the bomb is so big, you know, and powerful. You know, once the bomb hit the ground, it might gonna shake the land. And it might gonna have a landslide or something or under the ground. That's what it might gonna happen. Pag ikay binomba, sigurado, kahit nasa underground ka, ay sigurado madadamay at baka malibing ka sa under the ground. Dahil pagka nagkaroon ng bombahan, sigurado naman ang ibibigay na bomba dyan babagsak dyan, sigurado malalaking bomba yan. Dahil siyempre gustong ma-invade ng Russia ang Ukraine. So gagawa sila ng paraan para makapasok sila, uunahin nila bomba rito, bomba roon. Para makasigurado sila na makakapasok sila. Diba? At yung siyempre naman, sigurado gaganti ang Ukrainian. Sigurado bombahan dito, bomba. Ang kaso, itong boundary yata ng Russian between Ukraine, parang wala namang bahay dun sa parting lugar ng Russia. Yung pinasok ng Russia, mga marami ng building doon. Talagang established na ang lugar na yun. Dahil yun ay capital na yata ng yun. Yung Kyiv ay capital ng Ukrainian. Kaya mahirap po pagka, siyempre, dahil yun napansin ko doon, kasi parang bukid yung parte ng Russia na dinadaanan nila ang bubombahin ng Ukrainian naman doon, sigurado yung mga tanki at kung ano-ano mga equipment na doon at saka yung mga taong mapasok, mga sundalo ng Russia. Sparting yung lugar na yon, parang talahiban at saka parang farm. Parang walang building doon sa lugar na yon. Siguro kung ang Russia papasok doon, walang madadamay na mga tao dito sa bandang boundary ng between Russia and Ukraine. Mangyayari ang madadali ng gusto rito, mapipinsala rito, ay sigurado ang Ukraine. Dahil dyan ho sa bandang lugar ng
parte na pagpasok ng Ukraine, marami na pong mga business niyan, mga maraming tao, at saka yung lugar na yan, malapit sa capital nila yan, sa Kyib. Nako, sigurado pagka nagkabombahan, ang ibibira naman, hindi naman basta ilalaban dyan tao agad . Siyempre, uunahin dyan bomba rito, bomba ron, bombahin muna bago pumasok yung mga tao. At bago pumasok ang mga tao dyan, yung mga sundalo ng Russia, sigurado ang ibabanat dyan mga tangke muna, mga equipment nila, mga mikanyon, mga ganyan. Ngayon, pagka nagkabombahan ngayon, nagamit nila yung mga tangke nila, yung mga bomba rito, bomba ron. Ngayon, susunod na yung mga tao dyan. Siyempre, hindi agad sila, ang mga Russian, hindi agad sila madadali, matatamaan dahil binomba na muna nila. Siyempre, pag bomba nila yan, ang kalaban, siguradong lalayo. Lalayo yan ang lalayo. Ngayon, pag lumalayo ang kalaban, ang Russia, papasok ng papasok. Ang Ukraine, kung aatras sila ng aatras, ma-invade sila ng Russia. Kaya dapat yan, makipagsabayan na. Kung talagang hindi na pwede na umatras at talagang malaki ng masasakop nila, kailangan makipagsabayan na sila para hindi basta makapasok ang Russia. Kailangan yung mga equipment ng mga Ukrainian, kailangan ilagay nila nga sa front line para siguradong hindi basta-basta makakapasok ang Russia. Diba? Kasi ang ginagawa ng Russia, bumubomba na sila. Tapos siyempre, may mga tangke na dumapasok, mga truck, mga sakay na sundalo yan, sigurado. Ngayon, ang mga Ukraine, dapat ganun din ang gagawin nila, sabay-sabay na sila, tira ng tira. Kasi kung hindi lang gagawin dyan, papasukin sila ng papasukin, paano yung magiging yung mga taong lumilikas, baka naman madali ang mga yan. Kaya kailangan protekta nila ang mga tao dyan, kaya hindi nila basta papapasukin ng Russia. Isa pa, meron tayong mga kababayan diyan sa Ukraine yan. Diba? Kailangan maprotektahan nila yan. Kung ibang bansa naman ay gusto tumulong sa Ukraine, dapat simulan na nila. Huwag na silang mag-isip-isip pa. Kailangan talagang mag-ano na sila. Maganda na rin sila. Tulungan na nila ang Ukrainian. Dahil ang Russia, talagang sigurado papasok at malaking military ang Russia. Hindi po maliit yan. At ang equipment nila talaga namang di kalidad. Talagang matitindi. High power sila. Marami rin sila sa mga sundalo. Hindi naman basta-basta ilalaban na agad ang sundalo. Siyempre, unahin nila, bubomba muna sila bago pumasok ang mga sundalo. Pero kung tatagal yan, siguradong magkakaubusan ng bala yan. Lalo yun ang mga tangke. Hindi naman pwedeng hindi maubos ang kanyon sila ng kanyon. Hindi pwedeng hindi maubos ang mga bala nila. Kaya sigurado, para sigurado silang hindi maubusan, maghahanda sila ng bala. Siyempre, yung susunod naman dyan, mga tao, yung mga sundalo. Sila naman ang bubanat. Pero talaga sa una, alam ko, pagkagira, ang strategy dyan, kakanyon ka muna, bubomba ka muna ng bubomba hanggang sa inaakala mong hindi na sila makaganti tsaka papasok. Ngayon, yung kalaban naman sigurado naghahanda rin, siguradong babanat din. Mga high power din sila, yung gaya ng Ukraine na yan, hindi pwedeng wala silang mga gamit niya na hindi high powered. Lahat yan sigurado high powered na, kahit naman ang mga Pilipinas mo order ng mga high power na mga bomba, mga missile na ganyan. Talagang pag tinatuloy na ng todo-todo at hindi ito napigilan, sigurado magkakamatay ang mga tao dyan sa Ukraine. Delikado po ang mga taga-Ukraine dahil sila na po ang napapasok ngayon. Hindi nila napapasok ang Russia. Ang Russia ang pumapasok. Sila po ang nag-i-invade. Ngayon, pagkaya ni lumaganap na po ang tirahan dyan, ang bombahan dyan, marami pong madadamay. Pati ibang mga bansa dyan, siyempre, kakampi sa Ukraine. Hindi nang pwedeng hindi kakampihan yan. Dahil baka yan ay member ng NATO, World Health Organization.
ano, basta sa World Organization, yung mga nagpapadala sila ng mga tao dyan, ganyan ng mga, yung mga NATO, yung mga naka, ano, yung nagpipigil ng mga gera, nagpuputekta. Ay, ang mga Pilipino sa mga ganyang bagay, pinapadala rin. Para for peace. Oh. Eh, talagang, ang Russia talagang hindi na mapipigilan. Ini-invade na nila talaga ang ano, ang Ukraine. Napakahirap po itong ganitong buhay. Pagka ang gera po ay hindi po maganda yan. Ang tao po ay maghihirap. Maghihirap po ang tao. Lalo na pa yung mga business, magsasara ang mga business. Ang tao walang kakainin. Siyempre, pagka ang mga factory ay hindi na gumagana, at yung mga gumagawa ng pagkain, itigil lahat yan. Eh ngayon, saan kukuha ng mga pagkain ng mga tao dyan pagka nagkaroon ng po talaga ng gera? Maghihirap at magiging tagutom. Nako. Eh, sana naman hindi magkaganyan, hindi matuloy yung gera na yan. Dapat yan hanggat maaari, mapigilan na nga, pag-usapan talaga yan. Eh, kung hindi na po mapipigilan ng Russia, eh, paano pong gagawin? Siyempre naman, marami na pong kakampi dyan sa Ukraine para paglaban ng people of Ukraine, yung mga tao dyan. Maghihirap po talaga. Walang bansang yayaman sa pagigira. Yung mayaman ho, yung mga factory ng bala, factory ng baril, siyempre bibili ka yan. Yung mga factory ng pagkain, pwede rin po yung gumagana yan. Dahil kailangan po ng pagkain ng mga sundalo pagka talagang po nasa gera. Gagawa sila ng mga bala. Yan po ang mga kikita, yung mga factory, yung mga gumagawa ng mga ganyan. Pero paano kumigera? Di mahihirapan pong kumuha ng pagkain ng mga tao dahil siyempre kung nagpuputo ka na po eh, paano po ang gagawin ng mga tao dyan? Eh magtatago. Eh dapat bago matuloy ang gerang yan, kung meron na talagang ano, usapin na ganyan na magkakaroon po ng invasion, dapat ang mga tao naghahanda na bilhin na ho ng pagkain pang kahit na pang isang buwan man lang. Sigurado naman baka sa loob ng isang buwan tumigil ang gera, baka hindi pa. Kaya kinakailangan maghanda talaga ng mga pagkain ng mga tao pagka nagtago sa mga underground o kung saan sila pupunta o magpunta sila sa ibang boundary ng ano, ng ibang bansa. Ayan po, kailangan po ng tulong ng ibang bansa ang mga lilisa sa Ukraine. Kailangan po ng mga tulong. Kaya kailangan po tulungan talaga ang mga taong lilisan sa Ukraine. Ayan po, mabigat dyan. Naku, nakakatakot po. Meron din po mga Pilipino sa Russia. Eh, pagkaroon nagkaroon ng gera sa Russia din, eh, di pa paano na yan. Eh, sigurado pag tumagal po yan ng mga isang taon, magkakaroon na ng gera talagang tuloy. Papasukin na rin po na ibang ano yung Russia. Ang Russia, papasukin din po itong Ukraine. Eh, magkakagulo na talaga sa buong mundo. Eh, siguradong lalaki ang gera, lalaki ang gastos. Kailangan ng gas. Kung magmamahal ang gas, mga tipang pagkain, Diyos ko. Maghihirap ang mundo pagka nagkataon. Mabuti yung hindi mga abuti ng gera. Pero madadamay pa rin sigurado yan, lalo na sa mga langis, sa mga oil na ganyan. Siguradong damay-damay kahit walang gera sa lugar nila. Dahil ang mga supply, titigil ang mga supply o dadalang ang supply. Kung mayroong ibang bansa na tutulong na mag-supply ng mga oil and gas, mga ganyan, makakatulong sa ibang bansa. Paano kung lahat ay tumigil, di tapos-tapusan ang mundo. Maghihirap talaga. Kaya kailangan piliin natin yung mga punong pwedeng kainin ng dahon, mga damo. Malamnan lang ang tiyan. Yung mga nalugang-agala mga hayop dyan kung saan-saan, tirahin na para karnihin. Yun po ang mangyayari dyan. Pagka talaga po nag-gera, ang buhay ng tao talaga po maghihirap. Binabalita ko lang po ito sa inyo dahil ito na po ang nangyayari. Ito po, nagsulat ako ng konti. Ukrainian is under attack po, dahil sa because of the Russian invasion. Building are getting bombed by the Russian. One glimpse of an eye. One of the building in Ukraine, it's getting bombed already. It's destroyed.
getting destroyed. People are lined up of getting money from the ATM, from the bank machine. Yan po ang aking naisulat. Tapos even the transportation are lined up in the traffic at one lane. Birong one lane punong-puno, hindi halos umaandar po yung ano. Ang mga sasakyan dahil sa traffic. Yan. Tapos they think of the people in Kyib Ukraine wants to hide underground to protect themselves by the bomb and to be safe. They think they are safe and under the ground. That's what they think. If they're gonna hide under the ground, they think they are safe. Nako. No. Because if the Russian bomb the somewhere close to the underground, it might be collapse. That's what's gonna happen. You know, the bomb is so powerful right now. It might not be atomic bomb. It's not like that, because atomic bomb is not allowed to use anymore, because it causes a lot of damage, even people and building and land. They kill the land, they kill the grass, they kill people, they kill animals, it's killed everything. If they're gonna use the atomic bomb, that is poison. You can have a cancer with that atomic bomb if they're gonna use the atomic bomb. It's good though, they're not using atomic bomb, they're using but nuclear power, it is almost the same thing. It's not a big difference between atomic bomb and the nuclear bomb or something. Magkakaroon ng big damage. Yung mga hindi makakasali sa gera, doon na sila pumunta. Some of the countries are not included in the war. They can go somewhere else, like Poland, somewhere close to the Ukraine, or they can go to the Philippines, they can go to America, they can go in UK, they can go everywhere, but not in Ukraine, in Russia. That's the thing. Okay. Telling the news, what I saw in the news. Please subscribe to my channel, Jujeryin TV Vlog. At maraming thanks for everybody to listen to my vlog and watch to my vlog. Thank you very much. Bye-bye po.